Sit. Stay. 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 Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Our YouTube channel rather with Selvestre. Sa vlog ko pong ito guys ay i-share ko po sa inyo kung paano ko inalagaan si Selvestre at paano ko rin po siya tinitrain sa aking sariling pamamaraan. Actually guys, mahilig kasi akong manood ng mga dog movies, dog training videos sa YouTube, kagaya ng YouTube channel nila Mac Can Dog Training, Zach George Dog Training Revolution, at marami pang iba. At ang pinakapaborito kong panoorin guys ay yung vlog ni Sir Tristan Huertas na ang kanyang YouTube channel ay Milo and Friends. Halos araw-araw akong nanonood sa mga vlog niya guys, kasama niya yung mga aso niya. Aside sa ina-idolize ko yung mga aso niya, naiintindihan ko rin yung mga vlog niya kasi Tagalog eh. So, sa kakapanood ko sa mga video nila guys sa YouTube, doon ko nakuha yung iba kong mga ideas na itinuro ko kay Selvestre. Yung mga basic ko lamang yung mga itinuro ko sa kanya dahil tuta pa lamang po siya. Actually guys, magto 2 months pa siya ngayong March 20 kasi pinanganak siya noong January 20, 2021. So, mag isang buwan pa lang kami ngayong araw na to na nagsasama dahil dumating ito si Selvestre sa akin noong February 7, 2021. So ngayon, March 7 na ngayon, 2021, so mag-1 month na kaming nagsasama ni Selvestre. Si Selvestre pala guys ay bigay sa akin galing sa soke ko sa massage therapist kasi ako guys. Since nung bata pa ako guys, mahilig na po talaga ako ng aso, pusa at kung anumang mga hayop maliban po lamang sa mga mababangis at nakakatakot na po na mga hayop. Gaya nung mga sinabi ko sa mga last kong mga vlog guys na lumaki ako sa aking lolo at lola. At tapos itong lolo ko ay napakahilig sa mga hayop. Kaya sa kanya ko na-adapt itong pagiging mahilig sa mga hayop. At tulad nung sinabi ko, ipinangalan ko sa kanya itong alaga ko ngayon na si Selvestre bilang alaala niya. Si Selvestre pala guys ay isang crossbreed. Kaya minsan tawagin ko siyang Goldador kasi may hati siyang Golden Retriever at may hati din siyang Labrador kaya Goldador. Diba Selvestre? Ang kulit. Napakakulit talaga guys. Ganyan talaga kapag tuta pa. Super kulit. Kailangan kasi kapag nag-aalaga ka ng aso, parang nag-aalaga ka rin ng bata. Kailangan habaan mo talaga yung pasensya mo. Tungkol naman sa pagkain guys, ang madalas kong pinapakain kay Selvestre, hindi lamang kay Selvestre guys at pati na rin sa mga aso ko na sa mga nakaraan ng mga araw, sinasanay ko po talaga silang pinapakain ng kung ano po yung kinakain ko. Tulad ng tinapay, gatas, gulay, at rice. Maliban po lamang sa mga pagkain na yung mga bawal sa kanya like chocolate, yung mga makakating na mga pagkain, yung seafoods, at saka yung mga baguong, yung mga ganyan. So hindi ko sila pinapakain ng ganyan guys. So ngayon guys, kasi tuta pa lang sila, binilhan ko siya ng ng dog food. Pero hindi ko siya hindi ko siya madalas pinapakain ng dog food dahil nagsasawa din siya. At isa pa, napakamahal ng dog food guys. Medyo hindi maka-afford kung puro dog food na lang hanggang sa paglaki nila. So yun, hindi kasi ako kumakain ng rice every morning. So ang breakfast ko po sa morning, siyempre morning breakfast, ang kinakain ko lang yan is tinapay, pinaparisan ko lang ng gatas. So sa umaga din, yan din ang pinapakain ko sa kanya. At sa tanghali naman guys, sa lunch, madalas inuulam ko ay gulay.
So, katulad yung lauoy, ano ba yung lauoy sa ano sa Tagalog? Basta lauoy yan sa Bisaya, di ko alam mo ano yung sa Tagalog yung lauoy. So, yan din sinasanay ko rin siya sa gulay na lauoy kasi walang ano, walang mantika. At sa gabi naman, guys, sa kanyang dinner, so yun na pinapakain ko siya yung dog food kasi baby pa siya, nilagyan ko niyang gatas yung kanyang dog food para hindi matigas yung pagkain niya. Lumambot sa gatas yung dog food. Tungkol man po sa mga gamit niya, may sarili po siyang ano guys, bath towel. At binibilhan ko rin siya ng tissue para pampahid sa dumi niya o sa mga ihi niya, lalo na kung dadalhin ko siya sa aking pinagtatrabahuan. So, kailangan may tissue talaga ako laging dala para sa kanya. At binilhan ko rin siya ng damit guys para isusuot niya. At ito na yun guys, oh. Kasi mas komportable akong panoorin yung mga tuta o aso na nagsusuot ng damit. At para makatipid ako guys, ginawan ko siya ng isa pang damit. Kasi napakamahal kasi itong mga damit ng aso eh. Mas mahal pa yung damit nila kaysa sinusuot ko. At ito na po guys, so yung ginawa ko sa kanyang damit. Ayan. Sinusukat ko lang yung ano, yung damit na suot niya ngayon. Ayan o. Oh. Ang cute cute. At gumagawa din ako ng mga basahan guys para sa kanya. Tulad nito guys o. Oh. Ayan, mga basahan yan. Maraming basahan ito sa room ko. Para kapag ano, kapag dumumi siya or umihi, madali ko siyang mapunasan. Kasi sa tulad niya, tuta pa siya. Wala pa siyang ano, curious pa sa mga paligid kahit saan na lang siya nagadumi at umiihi. So wala pa siyang, hindi ko pa siya matrain kung saan magdudumi, kung saan siya mugi kasi bata pa siya eh. Gumagamit din ako ng Downy guys. Ini-spray ko siya sa tuwing pinupunasan, pagkatapos kong punasan ng kanyang dumi or ang kanyang ihi, ini-sprayhan ko siya ng Downy para hindi mapanghi itong room ko sa kanyang ihi kasi yung ihi niya at saka dumi niya mapanghi masyado. And everyday ako nagapuna sa kanyang mga dumi at ihi at araw-araw din akong naglalabas sa mga basahan at inisprihan ko yan ng Downy para mabango. May sarili din siyang shampoo guys. Binilhan ko rin siya ng shampoo para sa kanyang mga pulgas, yung mga kuto niya, yung mga karapata, ayan. So kaya zero fleas and ticks siya every day. Sana all. Ang pag-aalaga ko sa isang tuta guys ay parang nag-aalaga ako ng isang bata. Minsan pinapalo ko lalo na kung sobrang naiirita na ako sa sobrang kakulitan niya kasi kapag sa ganitong edad ng aso guys, sa ganitong ano pa niya, tutang-tuta pa siya, napakakulit talaga. Minsan pinapalo ko yung mga palong pangbata, pangbata lang talaga guys, yung para matuto lang siya ba. Kasi minsan nasa sobrang kakulitan niya yung mga lalo na yung mga kagat-kagat niyang naku, ang ano talaga ng ngipin niya. Napaka sharp yung ngipin niya. Kaya minsan mapalo ko siya kasi minsan mabibigla ako. Naman ako magsusorry naman ako sa kanya pagkatapos kasi nakakahawa din kasi walang kamalay-malay yung tuta na pinapalo mo. Kasi hindi ko naman sinasadya minsan yung mapalo ko sa ano ba, kasi ako mabigla din ako sa kanyang kagat. Yeah, accidentally mapalo ko talaga siya. So mga ngayon, pagkatapos mapalo, naawa naman ako. So sinusuyo ko siya, magsusorry ako. Sa pagtulog naman guys ay madalas magkatabi kami. Pinapaliguan ko siya 2 to 3 times a week. At binibigyan ko siya talaga ng time everyday guys para sa aming bonding, sa aming paglalaro at pagtitrain. So sa ngayon guys, hindi ko pa masabi sa inyo kung anong ugali meron si Silvestre kasi tutang-tuta pa siya eh. So excited na nga akong lumaki siya kasi as what I have researched, char, English na. Kasi ayon sa mga nano ko na nag-research kasi ako about sa mga Labrador dogs at Golden Retriever. So sila yung isa sa pinakamabait na aso. Friendly at saka napaka-loyal. Yun ang na-research ko sa Google, yung mga behavior ng mga aso.
sana naman mabait ito si Sylvester Paglaki para mas lalo kaming magkaintindihan. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung meron bang natutunan si Sylvester sa aking mga training sa kanya na yung iba nakukuha ko sa kapapanood ko ng mga videos ng mga vlogger ng mga aso. Ito po ang isa sa mga natutunan kong mga dog training. So ina-apply ko ngayon kay Sylvester kung effective ba. Tingnan niyo lang guys ha. Watch this. Sit. Sit. Stay. 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 Come. Sit. Stay. Stay. Eat. Sit. Sit. Stay. 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 Come. Sit. Stay. 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 Very good. So, ayan po ang natutunan ko, guys. So, yun lamang po, guys. Ayan, nagkalat na si Sylvester, guys. Ayan, no? Ito yung mga gawain niya everyday. Napakahilig magkalat. So, i-update ko lang po kayo, guys, sa kung ano mang mga improvement sa aming pagsasama ni Sylvester. So, sa mga hindi pa updated sa aking YouTube channel, pakiclick na lang yung subscribe button dyan at pakihit ang notification bell para ma-update po kayo sa aming pagsasama ni Sylvester at sa mga video pa naming i-upload tungkol sa aming vlogs. So, kung may mga tanong kayo guys o mga suggestions, pwede kayong mag-comment sa baba at i-shoutout ko na lang po kayo sa next kong video. See you, bye to everyone. So, bye guys! God bless. Ha 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 ha